Narito ang 5 kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. I have a good news for you. Naghahanap ng assistant si Diane, yung kaibigan ko na nagtatrabaho sa isang modeling agency. Ang masayang balita ni Jana. Talaga? Gumuhit ang tuwa sa mukha ni Adriana. Ngunit dagli rin napalitan ng pangamba. Ano na magiging trabaho ko? Tanong niya. Secretarial work siguro. Baka hindi ako qualified. Hindi ako marunong ng shorthand. Sagot ni Adriana. Disubukan mo muna. Paan mo malalaman kung hindi mo naman nakakausap siya? Sa Lunes ka makikipagkita sa kanya. Out of town kasi siya ngayon. May show sila sa Singapore. Wika ni Jana. Webes pa lang. May ilang araw pa siyang maghihintay. Hindi ba gusto mong manood ng taping? Tanong ni Jana kay Adriana. Sabi mo bawal, sagot ni Adriana. Sinabi ko na kay Direk Charlie. Okay lang naman iyon sa kanya. Sa wakas, makakakita na rin ako ng artista, ng personal. Ang excited na sabi ni Adriana. Iano ako? Ang taas kilay na sabi ni Jana. Bukod sa iyo, natatawang sabi niya. Ang ganda siguro ni Yasmin Cordero, no? Ang bida sa soap opera, kung saan kontrabida si Jana, ang tinutukoy ng dalaga. Saka iyong bidang lalaki, si Romano Jacinto. Pogi ba talaga yun? Ikaw na ang bahalang humusga mamaya, ang sabi naman ni Jana. Ang ganda nga pala niya, para siyang porcelanang figurine. Kaya pala, galit na galit sa iyo ang viewers kapag inaapi mo. Bulong ni Adriana kay Jana. Matatalas ang kuko niyan, ganting bulong ni Jana. Nang maparaan sa tabi nila sa Romano Jacinto, tinawag ni Jana. Nagyakap at naghalikan ang dalawa. Napamulagat si Adriana. Ordinaryo na lang sa mga tao roon ang magyakapan at maghalikan. Rom, I would like you to meet my friend Adriana. Pakilala ni Jana. Speechless si Adriana. Ang pogi mo nga pala. Biglang bulalas niya. Napahalakhak ang aktor. Thank you, honey. Hinilakan siya nito sa pisngi. Nasapo ni Adriana ang pisngi. Para siyang nasa alapaap. Amused na pinaupo ni Jana ang kaibigan sa bench. Maupo muna tayo. Wika nito. Libang na libang si Adriana sa panunood ng taping. Noong una, hindi niya maintindihan. Parang walang kawawaan. Putol-putol. Panay ang sigaw ng cut ng direktor. Napapangiti siya. Akala'y buong bahay ang pinagsusyutingan sa studio. Ngunit bahagi lang iyon ng bahay. Mga indoor shot na lang ang ginagawa ngayon dito. Bukas ang location shooting, paliwanag ni Jana. Tinawag na ng direktor si Jana. Naiwan si Adriana sa kinauupuan. Tuwang pinagmamasdan ang mga artista. Bawat take, panay ang retouch ng mga make-up. Si Jana ang nakasalang. Humanga siya sa kaibigan. Malayong malayo sa tunay na personalidad ang ginagampan ng papel, ngunit napakahusay gumanap. Pinalakpakan pa ito ng mga kasamahan pagkatapos ng take. Binati rin ni Yasmin, ngunit sa tingin ni Adriana, parang hindi totoo. May naupo sa kanyang tabi. Nagbigay puwang siya na natiling nakatutok ang paningin niya sa set nang malanghap niya ang pamilyar na pabangong iyon. Lumingon siya. Kumusta ka na? Nakangiting bati ni Tristan. Tristan, gumuhit ang tuwa sa mukha niya. Pagkaraan ng halos kulang isang buwan, ngayon lang niya uli nakita ang lalaki. Dalawang Sabado na niyang pinapanood ang programa nito sa telebisyon. Mahusay nga ang binata. Anong ginagawa mo rito? Napalakas yata ang boses niya. Direk, hindi ako makapag-emote. Maingay. Ang reklamo ni Yasmin mula sa set. Silencio, sigaw ng direktor. Daig pa ni Adriana ang sinampal. Pinamulahan siya ng mukha. Lumabas na muna tayo rito. Naiisturbo natin sila, ang sabi ni Tristan. Hinawakan na siya nito sa kamay. Nakita ni Jana na nakatayo lang naman sa isang tabi. Sandali, magpapaalam lang ako kay Jana. Baka hanapin ako. Wika ni Adriana.
Sa halip na pinitiwan nito ang kanyang kamay, sinaman siya nito papalapit sa Seth. Binati ni Tristan ng kanilang mga nadadaanan. Alam ni Adriana, maraming nag-iisip kung sino siya dahil kasama niya si Tristan. Tamang nag-angat na mukha si Yasmin. Nakita nito ang binata. "Wait, direct," ang sabi nito sa isang direktor. "Tristan, honey." Lumapit ito sa binata at hinalikan sa mga labi. Iniiwas ni Adriana ang paningin. "Hello, Yasmin." Casual na inakbayan naman ng binata si Adriana. "You two have most probably have met." Tinanguan lang siya ng aktres. Lumapit si Tristan sa direktor. Kinausap sandali bago sila umalis. "Nasa kantin lang kami," ang paalam niya kay Jana. Panay naman ang bulungan ng mga reporters na naroon. Nakuryos siguro kung sino si Adriana. Inuupo muna ni Tristan si Adriana sa pinakasulok na mesa, malayo sa karamihan. "Dito ka muna, ako na ang kukuha ng pagkain natin. Ano nang gusto mo?" tanong nito sa kanya. "Bahala ka na, hindi pa naman ako gutom." Tig-isang sandwich at fruit juice lang ang kinuha ni Tristan at tigsinghiwa ng pakwan. "Kumusta ka na?" ani ni Tristan. "Heto, okay naman," sabi niya. Lumagok siya ng fruit juice. Ganoon ba ang epekto sa kanya ng lalaki kapag kasama niya ito? Hindi siya mapalagay. Lagi siyang kinakabahan. "May trabaho ka na?" tanong nito sa kanya. Umiling siya. "Wala pa." "Would you like to work for me?" Mabilis siyang umiling. "Hindi na. Dahil sa Lunes, mag-uumpisa na ako." Lihim na napaantada ang dalaga. "Huwag po sanang mabulilyaso," ang pipingdasal niya. "Akala ko ba wala ka pang trabaho?" ang kunot noong tanong ng lalaki. "Sa Lunes ko pa malalaman kung bakit hirap na hirap siya magsinungaling." Umiwas siya ng tingin. "Actually, inirekomenda ako ni Jana sa kaibigan niyang nagtatrabaho sa isang advertising agency. Hindi pa kami nagkakausap, sa Lunes pa lang. Pero siniguro naman ni Jana, natanggap na ako." "Good, natutuwa ako para sa'yo. Meanwhile, hindi ba sabi mo gusto mong makabayad sa akin?" tanong ni Tristan. "Naniningil ka na?" Parang binagsakan siya ng mundo na mag-window shopping sila ni Jana. Nakita niya kung magkano ang presyo ng isang damit na tulad ng suot niya. Lumunok siya. "Wala pa akong pera," sagot niya. "Hindi pera ang gusto kong kabayaran." Nanlaki ang mga mata ni Adriana. Namutla. "Ikaw na rin ang may sabi. Handa kang gawin ang lahat para makabayad lang sa akin, hindi ba?" Nais mapahalakak ni Tristan na makitang parang hihimatay na ang dalaga. Nangingiting hinaplos ng palad nito ang kabilang pisngi niya. Napapitlag siya. "Why is that you always think the worst of me?" banayad na tanong nito. "Why do I make you feel nervous?" Lumunok siya. Hindi siya makatingin sa lalaki. "Hindi tulad ng iniisip mo ang hinihingi kong kabayaran mula sa'yo. I have never stepped that low yet. I never have to pay. Para lamang may maikama ako. Women come to me at their own free will." Wika ni Tristan. Nakahinga siya sa unang sinabi ng lalaki. Ngunit nakadama siya ng inis sa huling tinura nito. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kapag kaharap niya si Tristan, kinakabahan siya. Hindi mapakali. Ngunit kapag hindi nakikita, pinananabikan niya itong makita. Ngunit kung anuman ang nararamdaman niya, ayaw niyang analisahin iyon. "Kailan ko na maglilinis sa bahay?" napilay si Manang. "Mag-iisang linggo na siyang hindi makakapasok. Marumi na ang bahay. Hindi ko naman maharap ang maglinis. Kapag ipinaglinis mo ako ng bahay sa loob ng 3 araw, bayad ka na sa lahat." "Iyon lang? Kamahal naman ang upang iyon," sabi ni Adriana. "Okay lang, pagkatapos nun, wala ka nang iisiping utang na loob, bayad ka na," wika ni Tristan. "Sige," ang mabilis niyang sang-ayon. "Thanks, bukas ng umaga. Maaga akong aalis." Kinuha nito ang susi mula sa kitchen nito. "Here, ito ang susi ng townhouse. Kilala ka naman ng gwardiya, papapasukin ka na." Kinuha niya ang susi. Tamang papalapit sa kinaroroonan nila ang mga movie reporters. Nagkatinginan na makahulugan ang mga ito. "Huwag mo nalang silang pansinin. Naghahanap lang din niya na maisusulat ng mga iyan." Inihatid lang siya ni Tristan sa studio at umalis na rin ito agad. Hindi na rin niya hinintay na matapos ang taping. Nauna na siyang umuwi kay Jana. "You created a stir," natatawang balita ni Jana
nang dumating ito. Nagulat sukat na lang kayo ni Tristan. Naghiwalay kami sa studio. Depensa ni Adriana. Hayaan mo silang mag-isip at mamatay sa selos. Patuloy ni Jana na nakangiti pa rin. Imbier na nga si Yasmin. Girlfriend ba yun ni Tristan? Tanong ni Adriana. Maat pa, sabi ni Jana. May kumurot sa isang bahagi ng puso niya. Baka ako ang dahilan, pagkakagalit nila. Hayaan mo sila. Pabaliwalang sabi ni Jana. Hindi na dinatna ni Adriana si Tristan sa townhouse nito. Hinubad niya ang damit panlakad. Pinilitan ng t-shirt at short at nagsimulang harapin ang trabaho. Tulad ng sabi ni Tristan, marumi ang bahay. Ilang araw nang hindi nalilinis. Nakatambak ang pinagkainan sa lababo, magulo ang salas. Saan ba ako magsisimula? Tanong niya sa kanyang isipan. Naipasya niyang simulan sa itaas pababa. Dala ang vacuum cleaner at mga panlinis. Pumasok siya sa kwarto ni Tristan. Hindi pa naaayos ang bedsheet sa kama. Nakasampay sa likod ng silya ang basang towel. Naalala niya ang gabing natulog siya sa kamang iyon. Ipinilig niya ang ulo para alisin ang agaw sa utak niya. Sinikap niya mag-concentrate sa paglilinis. Ilang sandali pa ay kumakanta na siya habang nagtatrabaho. Tamang katatapos lang niyang linisin ang salas nang tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto. Nagulat siya na makita si Yasmin at ang reporter niya si Manny. Kahit hindi pa niya pinapapasok, tumuloy na ang dalawa. Nang uuring tiningnan siya ng aktres mula ulo hanggang paa. Anong kailangan ninyo? Wala si Tristan dito. Sabi ni Adriana. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nakataas ang kilay ng aktres. Naiinis si Adriana sa tono nito at paraan ng pagtingin-tingin nito sa kanya na para ba isang siyang langaw. Hindi mo ba nakikita? Naglilinis. Sige na, makakaalis na kayo. Nakakaabala lang kayo. I see. You're a paid help. Nasaan si Saling? Nasa bakasyon. And for your information, Miss Cordero, hindi ako katulong dito. Ang pananaray na rin niya. Namilog ang mga mata ng reporter. Napatitig siya kay Dayan. Manipis ang ilong. Medyo maluwang ang manipis ng mga labi at malalaki ang mga mata. Ngunit sa tamang makeup at pagdadamit, napakagandang tingnan ng babae. Lalo na at ang tangkad-tangkad nito. Matangkad na nga, nakasapatos pa ng mataas. Kailang pa niyang tingalain kapag kinakausap siya. How's Jana? Matagal na kaming hindi nagkikita, ang tanong ni Dayan. Busy kasi siya, wika ni Adriana. Tiningnan siya ni Dayan. Are you sure? Office assistant ang ina-applyan mo, hindi model? Tanong ni Dayan. Natawa siya kahit nininerbiyos. Umiling siya. You have a classic feature. High cheekbone. Kaunting pa slim pa. Kahit medyo may kaliitan ka nga lang for a model. Pero po pwede na. I can train you. Umiling siya. Salamat po ma'am. Pero tama na ho sa akin kung mabibigyan ninyo ako ng trabaho. Ikinipit ni Dayan ang mga balikat. May mga tao talagang mababa lang ang ambisyon. Call me Dayan. We're on the first name basis her. Lahat ng staff ko, marunong ka sa computer? Tanong nito. Matututunan ko rin ho iyon. Kinakabahang sabi niya. Madali naman ho akong matuto, wika ni Adriana. Tumango si Dayan. You will receive a minimum salary. Your approbation for 3 months. Where do you want to start? Tanong nito. Kahit ho ngayon, okay. Tinawag nito ang sekretarya. LV, si Adriana. Turuan mo siya ng mga dapat niyang gawin. Napatingin si LV kay Dayan. Di ba overloaded ka na? Kaya ikinuha kita ng assistant. Ipasa mo sa kanyang iba mong trabaho. Ang sabi ni Dayan. Ikinipit ng sekretarya ang mga balikat. Pagkaway niyaya si Adriana sa labas. Hindi ko alam na kukuha siya ng assistant. Sa bagay, pabor iyon sa akin. Sabi ni LV. But first, kailangan humanap muna tayo ng mesa mo. Pagtaliko ng dalawa, dinampot ni Dayan ang telepono. Hello Tristan. Yes. She's already here. Hindi mo sinabing maganda pala siya. Inalok ko nga siya mag-model na lang. Anong sabi niya? Tanong ni Tristan mula sa kabilang linya. She turned me down. I owe you a favor. Sabi ng binata. How about dinner tonight? Sure. Mabilis na sang-ayon ng babae. Don't you want me to convince her na mag-model na lang? We need a new face. Wika ni Dayan. Kung ayaw niya, huwag mong pilitin. Sagot ni Tristan. Napangiti si Dayan.
Do I smell something fishy? Natawa si Tristan. She's too young. Let her grow first. Ani ni Diane. My own sentiments. Sagot ng binata. Okay, I'll pick you up at 7. Tumango ang kausap. Nangingiting ibinaba ni Diane ang telepono. Hindi naman ito kailangan ng additional employee. But she owned Tristan a lot. Enjoy si Adriana sa kanyang trabaho. Kahit utusan siya ng lahat, taga-timpla ng kape. Kapag may rehearsal ang mga models, receptionist kung minsan, kapag wala si LV, siya ang secretary. Mas gusto niya iyong utos-utusan siya kung saan-saan. Marami siyang nararating. Sa pagtatrabaho niya sa agency at sa impluensya ni Jana, natuto siya mag-ayos at magdamit na maganda. Marami siyang naging kaibigang mga modelo. Madalas siyang bigyan ng damit ng mga ito. Minsan ko lang isinuot iyan, not my type really, ang sabi ni Lala nang ibigay sa kanya ang isang magandang bestida. Thank you. Kahit hindi niya type ang ibinibigay sa kanya, tanggap lang siya ng tanggap. Yung iba, ibinibigay niya kay Jana. Kailangan lagi ng kaibigan ang maraming damit. Isinusuot sa shooting. Hanggang maaari, ayaw niya nag-uulit ng damit. Natatandaan kasi ng viewers kahit damit na isinusuot niya. Minsan ay sabi ni Jana sa kanya, dinner naman tayo mamaya, yaya ni Ricky. Si Ricky ay isang pinakasikat na male model ni Diane. Pogi, matangkad at slim, mahaba ang buhok hanggang balikat. May pagkakulot iyon, nakapartida iyon sa gitna. Ingat ka kay Ricky, maraming syota iyan, babala ni Elvis sa kanya noong una pa man. Ngunit sino ba ang hindi ma-flatter kung sinisingle out siya ni Ricky? Sa dami ng magagandang babaeng modelong, laging kasama nito. Sige, anong oras? Pagkatapos ng rehearsal namin, huwag ka nang uuwi, okay naman ang damit mo. Kapag magkasama sila, lahat ay napapalingon sa kanila. Natutuwa si Adriana, maraming humahanga sa kanyang kasama. May lumapit pa sa binata at nakipagkilala. Hindi ka ba nagsiselos? Tanong ng binata. Bakit naman ako magsiselos? Nagtatakang tanong ni Adriana. Naiiling na napatitig lang ito sa kanya. Dinala siya ni Ricky sa Music Museum. May show doon si Shasha Padilla. Enjoy na enjoy si Adriana. Gabi na nang ihatid siya ng binata. Inihatid siya nito hanggang sa may pinto sa second floor. Thank you. Nag-enjoy ako ng husto. Good night, ang sabi ni Adriana. Won't you invite me for a cup of coffee? Tanong ng binata. Gabi na. Nagpapahinga na si Jana. Okay, good night din. Yumuko ang lalaki. Inihantad niya ang pisngi, ngunit sinapo nito ang isang palad, ang kabilang pisngi niya at kinuyumos ng halik ang kanyang mga lapi. Humigpit ang pagkakahawak ng isang kamay nito sa kanyang baywang. Hindi siya makagalaw. Pinanlakihan siya ng mga mata. Kinilabutan. Lalo na nang tangkang ipasok ng lalaki ang dila sa loob ng kanyang bibig at ipinagdiinan ang sarili sa kanyang harapan. Buong lakas niya itong itinulak. Babe, ang pahagyang humihingal na sabi ng lalaki. Tinangka siyang hawakan muli, ngunit mabilis siyang umiwas. Sige na Ricky, gabi na. Bumukas ang pinto, lumabas si Tristan. Nagulat ang dalawa. Hindi mo ba siya narinig? Gabi na, sabi nito sa lalaki. Nag-alumpihit si Ricky, pagkuway. Sige Adriana, sir, paalam nito at mabilis na umalis. Nang makababa ng hagdan si Ricky, inis na pumasok si Adriana sa loob. Anong ginagawa mo rito? Pilit na tinatakpan ng galit ang pagkapahiya. Huling-huli siya nitong nakikipaghalikan sa iba. Hindi sa gusto niya makipaghalikan, binigla siya ni Ricky. I thought you need my help just now. You protest too much. Next time, kapag gusto mong makipaglampungan, huwag ka masyadong maingay, ang manghang nasabi ni Tristan. Daig pa niya ang sinampal. Hindi ako nakikipaglampungan. Iniispiyahan mo ba ako? Don't flatter yourself. Why should I? Ang balik tanong ng lalaki. It's your life at wala akong pakialam doon. Dapat, bakit ka naririto kung ganoon? Inis na tanong niya. Inihatid ko si Jana. Paalis na sana ako. Pero tamang papanhik naman kayo ng boyfriend mo. Ayoko naman makaistorbo. Wika ni Tristan. Nang sa lalabas si Jana mula sa kwarto, nakaroba ng maikli. Alam ni Adriana, wala itong damit sa loob, gulo ang buhok. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila.
nakabukas ang ilang botones ng polo shirt ni Tristan. Hindi niya maitago ang sakit na nararamdaman nang magsalubong ang tingin nila ng binata. Nag-away ba kayong dalawa? Tanong ni Jana. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Adriana sa lalaki. Pagkuway walang lingon-likod na pumasok sa kwarto. Adriana, ang galit na tawag ni Tristan. Gabi na Tristan, sige na, bukas na lang kayo mag-usap. Napahatching si Jana. Alright, uminom ka na uli ng gamot. Bili nito bago umalis. Pumasok si Jana sa kwarto. Binirahan ng higa sa kama at nagtalukbong. Panay ang bahin nito. Napabangon si Adriana. May sakit ka ba? Dinama ang noon ng kaibigan. Mainit ito. Uminom ka na ng gamot? Tanong niya. Oo, nanginginig na ito sa ginaw. Masama ang pakiramdam ko kanina. Naunanan kami sa shooting. Mabuti at naroon si Tristan. Inihatid ako pa uwi. Akala ko umuwi na siya. Hindi pa pala. Nakatulog na ako. Wika ni Jana. Nakadama ng galit si Adriana. Pinag-isipan pa naman niya na masama ang dalawa. Sandali, pupunasan kita. Saka magdamit ka na makapal para pagpawisan ka. Kumuha siya ng pajama at binihisan ang kaibigan. Pinunasan niya ito ng maligamgam na tubig na may asin. Saka muling pinainom ng gamot. Sa buong magdamag, hindi halos niya natulugan si Jana. Mayat maya ay pinaiinom ng juice ang may sakit. Binibihisan kapag nababasa ng pawis ang likod. Mag-uumaga na nang bumaba ang lagnat ni Jana. Saka palang nakatulog si Adriana. Sabay silang nagising sa ingay ng doorbell. Antok na antok pa rin na bumangon si Adriana. Tinungo ang pinto. Si Tristan ang dumating. Bihis na bihis ito. May bitbit itong bulaklak at basket ng prutas. Bigla na konsyo si Adriana sa ayos. Nakapadyama pa siya. Hindi pa siya nakakapagmumog at nakakapagsuklay. Kumusta si Jana? Bungad ni Tristan. Tulog pa. Wala nang lagnat. Tumalikod na siya at tinungo ang lababo. Mabilis na nagsipilyo at naghilamos. Nang masulyapan ang sarili sa salamin, napahawak siya sa ulo. Para siyang bruha, nakasabog ang buhok. Hindi niya namalayan na nakatayo sa may likuran niya ang lalaki. Sa pag-urong niya, bumamga ang likod niya sa dibdib nito. Agad na pumulupot ang kamay nito sa kanyang baywang. You look so lovely in the morning, with your hair lost like this. Ibinaon nito ang mukha sa buhok niya. Gusto niya magprotesta, but the feelings was too good. Pumaloob ang kamay nito sa may blusa niya ng kanyang pajama. Panayad na humaplo sa kanyang tiyan, tumaas iyon patungo sa may dibdib. Nahigit ni Adriana ang hininga nang kubkubin nito ng palad ang isa. Lalo na ng paglaruan ng daliri nito ang pinakadunggot niyon. Bumigat ang paghinga ni Tristan. Her breasts were small yet firm and just right in his hands. Bumaba ang mukha nito sa may leeg niya. He kissed the side of her slender neck. He traced the shape of her ear where the tip of his tongue. Ibiniling ni Adriana ang mukha. Napahawak siya sa ulo nito at kinabig iyon. Naglapat ang kanilang mga labi. Tuluyan na siya nitong pinihit paharap. She'd been dreaming his kisses since that night. Ibinuka niya ang mga labi para tanggapin ang halik nito. It was more than a kiss. It was an invasion. Napasandal siya sa dingding. Inipit siya nito sa sariling katawan. Naramdaman niya ang pagragasa ng dugo nito na kasimbilis ng pagragasa ng dugo niya. Holding her face between his hands, he explored her mouth ruthlessly. Wala na ang banayad sa paghalik na ginawa nito noong gabing iyon. He was forcing her to accept the invasion of his tongue. He captured her lower lips between his teeth, forcing her to respond. Pumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg. Nabuksan ang botones ng kanyang pajama. Hinawi iyon. Bahagya itong lumayo para mapagmasdan ang kanyang dibdib. Nahihiya siya. Gusto niyang takpan ang sarili. Sweetheart, let me look at you. Ang bulong na pakiusap nito. Kusang nalaglag ang kanyang mga kamay sa kanyang tabi. She was never so proud of herself sa nakita niya sa mga mata ni Tristan. He looked at her with passion, with such yearning. Banayad na hinalikan siya sa dibdib. A deep sweet shudder choked her. She never felt so helpless, so utterly so desire. Kusang kumilos ang mga kamay at yumakap sa liig nito. She had not known that she could be capable of such wantonness. Doon lang niya naranasan iyon. Para may gusto siyang abutin na hindi niya alam. Nagusto niya ang ginagawa nito sa kanya, and more.
Kinabik niya ang ulo nito at sinalubong ang mga labi. Ang mga labi nito. Lalo pa siya nitong kinabig at buong higpit na niyakap. Limot na niya ang lahat. I want you. God knows how much I want you. Ang daing ni Tristan. Nang biglang umubo si Diana sa loob ng silid. Mahigpit na napayakap ang dalawa sa isa't isa. Hinintay nilang kapwang pumatag ang paghinga nito bago sila naghiwalay. Namumulang mabilis na isinira ni Adriana ang butonis ng pajama top. Hindi siya makatingin sa lalaki. Sinapon ni Tristan ng dalawang palad ang kanyang mukha. Itinaas iyon. Masuyo siyang kinintila ng halik sa mga labi. Pagkuway, marahang lumayo. I'll better go. Ang paanas na sabi nito. Napapikit siya. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, wala na ang lalaki. Sino iyong dumating? Tanong ni Diana nang pasukin siya nito sa silid. Si Tristan, naghatid ng bulaklak at prutas. Pero umalis din agad nang sabihin kong tulog ka pa. Sabi niya, ganoon ba? Muling pumikit si Diana. Mabigat pa rin ang pakiramdam nito.